skill ba o tatamaan sila? What? Pati skill gumagana! Ng episode ng Black Soul Pluto! Exciting ang araw na to kasi po'y nakakadalawa na tayo race na V4! The Fishman and the Sky Race! So ngayong araw na to, ibang race na naman! Ang nangyari dito racing! Parang agad-agad natin tinatapos lahat ng race! So yung kukunin ngayon natin ay nandun sa may second seed, the Cyborg Race! Sabi ni Ken, madaling mahirap daw yung kasi meron ka lang iiwasan ng mga bombi. Talaga ba? Makikita natin! Tara sa may port! Oh, yun nga tayo, subukan natin. Oh, tama nga. Tapos, sa may ilalim. Ayun. Walang ilalim. You stupid. Ayun, may mga server talaga na sarado pa. Bakit kaya? Pero, i-click lang natin yan. Then, would you like to change your race to Cyborg for 2,500? Accept, of course. One of the best race dito sa Blast Fruit. Pampatanggal na observation na haki. Talagang pagkakaubo ka nito, wala nang galawan. Kamusta pa kaya yung version 4 nito? Wala ka na talagang awala. Pag tinamahan ka, maglapag ka na ng banig. Ken, saan yung ano, Cyborg? Di ko pa alam eh. Dito. Where are you? Sa tabi lang ng Fishman. Sa tabi lang ng, sa tabi ng Fishman. Ah, ito. Madali lang ba ito, Ken? Iwasan mo lang yung okay. Ano dyan, bomba. Iwasan yung mga bombits. Okay, ready? Game ba? 3, 2, 1, go! Let's go. Trial starting, let's go. Kanino to? Woo, survive until the end. Watch out for the bumps. Oh! Oh, hey, nag-gets ko naman. Paano yung sinasabi ni Ken? Iiwas ka lang pala talaga. Busy! Kaso dumadami to, di ba? Ito yung pinakamatagal sa trial siguro kasi uubusin daw natin yung oras eh. Pwede ka ba mag-skill? Okay, bawal. Wala tayo pwede gawin. Pwede tayo mag-dash. Saan galing yung rockets na to? Akala ko ba Black Sprout pa to? Hindi natin ako. Ilan na, hanggang ilan yung time na kailangan? Completed na sila lahat. Kung nila naiiwas sa loob. Nice one! Di mo pala kailangan tapusin eh. Buti eh, may tropa ka talaga eh. Kasi kung wala, ang hirap nito. So, check muna natin kung ano yung makukuha dito. Eto na! Kaaraw na tayo ng pakpak boy. Magiging drone na tayo. Tarak! Another gear! Alak! Choose a gear to replace. Isa lang naman. Wala naman tayo pagpipilian doon. Tara ba? Tingin nga. May pakpak na. Hey! Ang angas! Robotic type! Alam ko pwede ko na agad to bilhin. So, yung awaken that clock, okay? Camp? Oh no! Kailangan ko mag-awaken! Eto na! Kulay purple! Paano ba? Awakening! Shadow! Dumagdag yung buhay. Ano yung nakuha natin? Ano nadagdag? Ito na ba yung stats? Okay, ito na yung stats. So, anong meron kapag cyborg tayo? Wala pang meron kasi kaka-unlock pala natin. Meron na tayo pakpak na cyborg. Let's check kung pwede na para makarami tayo. Okay, nakadalawa na tayo. Kailangan pa natin ng isa. Okay, malapit na tayo mag-wake. Nice! Nag-purple na. Awakening 7? Ba't kasi nasa 7 to? Okay, pwede na. Tara, takbo! Alam ko na yung kamukha nito. Yung sa may Gundam. Alam nyo ba yun? Ay, ba't ganun? Hindi tatlo. Ilan ba to? Itatry namin ng 5. So, ganito yung itsura ng cyborg kapag naka-awaken na siya. Boy, parang nakaganun lang eh. Handaan ang lumipad. Pero para sa yung pakpak nito, hindi tayo nakakalipad. Parang gusto naman boxing eh. Try natin manapak. Wala nangyari. Ganun pa rin. So, pagka-unlock pa siguro, tsaka may mangyayari dito. Oh, so 5 times pala talaga kapag una nitong V4. 1,000 agad. Boy, grabe. May next trial na tayo. So, this is my next trial. Sana kayanin kasi naglalaga ko eh. 1, go. Ilang bomba na ang lalapit sa akin? Please, huwag kang maglalag. Trial of the machine. Ay, teka, kailangan wala ka observation kasi magdidim eh. Okay, so far, so good. Walang lag. Sana tuloy-tuloy. Parang 30 seconds sa taas. Matatapos na eh. 30 na, 30. Pwede bang mag... Oh, okay. Hindi, one tap din to eh. Kahit magganto ako. Mas gugulo pa yung paningin pagka nag-skill ka. Huwag na lag. Delikado rin mag-dash kasi pagka nag-dash ka, baka tamaan mo yung mismong pula na eh. Sana tapos na, 13. Nice! Okay, 14 lang pala. 14. Okay, nagparaya na iba. At natapos namin, iba'y sumali. Mukhang mahirap yung goal ah. Sabi ni JC, may papatayin daw pagka-goal ka. Kailangan natin pagandaan yan. Pero syempre, dito muna tayo kay Gundam. Bago sila mag-start, kailangan makabili na tayo. Ay, ito na yung magpipilian. Ay, tingnan natin yung pagpipilian dito sa cyborg. 2. Attacks now apply electrifying effect that disables your opponent's instinct ability. Wow! Okay, so para lang siyang yung letter T natin. Pero ito ngayon, normal attack. So, yung pangalawa, energy control. Damage dealt now changes to nearby enemies. Allows the user to super jump.
Siguro energy control tier 1 muna gagawin natin. Lilipad daw po eh. May isang pinipakpak natin. Feeling ko na patch na to si Ancient One kasi palima-lima na yung kailangan eh. Come back when you train more. So, limang training bago ako bumalik dyan ulit. Eventually. Game! Subukan na natin yung bagong skill nitong cyborg. Okay, eto na ha. Awakening Jutsu! Ano yung lipad? Parang lipad! Sabi tatalog daw! Super jump where? Okay, hindi ko magana yung super jump ko. I don't know how! Pero tignan natin yung pag nagdikit daw yung kalaban, may makuoriente. Normally mo natin to. Then, ito. Kaya magsama kayo, dali! Mabilis na mawala yung meter! Ayaw sumama! Game. Normal? Oh! Okay, nakita. Nagdo-double damage ka. Ayun yung orb! Isa pala yung orb. Wow! One attack, dalawa natatamaan. A sting. Same damage pa. Pero paano tumalon? Paano tumalon ng mataas? So pagka cyborg ka pala, wala nang problema sa pagpa-farm kasi lahat tinatamaan. Ang sabi ni Ken, double space daw para makatalon. Kasi nakagamit na siya nito cyborg, di ba, na nakaraan? So double space. Wala mukhang kailangan pa natin mag-upgrade para gumana yun. So, sa kasalukuyan, meron lang tayong isang malaking bilog sa katawan. Ito yung upgrade na pinili ko. Subukan natin kung tatlo kaya. Pero sabi daw kasi, magkakadikit. So, di ko alam kung gano'ng kadlapit. Hindi, abot dun. Okay, abot yung gano'ng kalayo. Yung orb yung... Oh, wow, dumami! Kada normal mo, nadadagdagan yung bilog. Tapos nawawala uli siya kada normal attack mo. Hindi, nawawala lang siya usa. Wait! Q space pala! Oh! May talon eh. So, sabay yung space at saka Q. Oh, ba't ngayon gumagana na? Kanina hindi. Siguro kasi kaka-first awakening ko lang. Pero yun na, gumagana na yung talon. O, diba? Space Q ang ginagamit ko. Pero pwede din yung space. Pero mababa pa yung talon. So, next upgrade tsaka siya tataas. Okay, gets ko na. Ang dami pala yun, no? May talon tapos may damage to. Hanggang sa naabot to. Wala, liit lang ng range niya. Kailangan dikit lang talaga. Pero mabilis to pagka siguro nakabuda ka plus cyborg. Solid yung pagpa-farm. Ito na yung pang-apat kong awakening. Pero isa lang yung gumana na talon doon. Bakit ganon? May secret ba to para makatalon ka ng ganon? Ayun na uli ako. Kahit ilang double jump, ilang sabay Q and space. Wala eh. Scam! Kahit meron akong pang-bounce ko yung orb, wala rin eh. Hindi ko pag-gets nung cyborg. So, 5 times ulit na awakening para mag-next trial tayo. Okay, bili na yan. Excelente! Are you ready for the next trial? Palimalima na ngayon. Okay, so natuklasan ko na ako paano makatalon. Kailangan pala naka-observation haki ka. Oh, di ba? Kaya pala kanina sinusubo ako tumalon. Ganun pala yun. Now we know. Hindi ka gana yung talon-talon skill mo kapag di ka na-observation. So, ito yung third trial para sa cyborg. Kumagin tayo, mas bumibilis na yung bagsak nitong mga rockets na to. Pero kaya pa rin naman. Mabilis nga. Huwag alam magdadash. So, ang tapos ito, 14 seconds lang. Basic. Okay, may tapos ng isa. Ako na lang ang matitira dito, syempre, kasi meron tayong oras na tatapusin. Yeah! Para ako nasa na doon bumabagsak eh. Hoy, ba't di natatapos? Yun, okay, goods. What? Ba't balik na tayo? Ano to? Ano na ang pipiliin natin? Siyempre yung isa. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Nakahapon pa kasi yun eh. Hindi namin natapos kahapon. Last to na lang pala ako. Dalawa. Ito. Attacks now apply an electrifying effect that disables the opponent's instinct ability. So yung instinct, yun yung tinatawag na observation haki yata. Nice one! Guys, subukan natin normal attack nito. Ay, wait. Ito na ata yung maraming trial. Uy, ba't may bayad agad? Grabe ha. Ay, ito na nga. Nabasa ko na. 3 additional training sessions. Eto na ating new awakening. So pagka ni-normal natin yung kalaban, matatanggal daw yung instinct. So normal. Ayun! Meron ka mga kuryente. Tapos continuous damage. Wait lang. So pagka tinamaan ko pala to, mangunguryente rin siya. Ganun. Lapit. Wow! Dalawa ka tinatamaan ang kuryente. Instinct! Gusto ko i-try to sa naka-observation haki kung masisira ba. Try natin kay Gamer Pro. Normal natin siya. Yay! Ba't wala? Ang kailangan ko mag-haki? Ayun, na-oriente. Natatanggal lang. Kita nyo? Nauubos yung dodge skill niya. Okay. Pampatanggal nga ng obs to. Ano na may tsura ng letter T natin? Same pa rin naman yung letter T. Pwede pa rin ako tumalon pag na-observation haki. Pero medyo mahirap gamitin to, no? Kasi parang pang normal attack eh. Eh pag PvP, di ka naman makaka-normal sa kalaban mo unless na-stun mo siya. Pero nakikita ko na sobrang dali magpa-level gamit tong cyborg na bago. Pero max level ka na pag nakuha mo to, B4 to eh. Hindi ko naman palabas yung pilog. Ba't ganun? Paano ba lumabas yun? Ayun! Tinatamasin lahat! Wow! Pag nag-skill ba ako, tatamaan sila? What? Pati skill gumagana! Oh my goodness! Atla!
pag lima yung bumabanat sa'yo. E di ibig sabihin, kaya mo mapatay yung lima na yun pag nagkadikit-dikit sila. Hangas. Solid pala itong cyborg eh. Wait lang, paano pagka marami tayo normal attack? Magpapatong ba? Ay hindi, isang beses lang magpuproc yung kuryente natin. Okay, sorry bale. Di pala gumagano sa skill. Normal attack lang pala talaga. May susubukan ako kung may bawas ba itong yun natin pag tumalon. Kasi kuryente ito eh. Nope. Wala. Malay mo lang naman, di ba? So, try natin yung skill lang to. Malay mo yung skill gumagana talaga. Yung normal gumagana eh. Yung skill. Wait, gumana eh. Gumana. Baka naman considered na normal attack yung melee natin. Melee nga eh. You stupid. Okay, so nandito na tayo sa last trial ko pang 5 gear. 3, 2, 1. Go! Tignan natin kung mahirap lang pa itong last. Ang kalaban ko lang naman dito lagi. Mabagal pa rin naman. Huwag ka lang biglang bibilis. May tapos lang isa. Wow! Ang dami! Oh no! Parang wala ka ng dadaanan. Dalawa na tapos. Ako na lang! Ako na lang! Ako na lang! Ako na lang! Go bibuyog. 14 seconds kaya. Ay! Last na to! Huwag mo pahirapan. Nice one. Nice! Yay! Thank you so much! Natapos din. Boy, nakatatlo na tayo. Fully awake ng mga race natin. Ano yung kukunin ko sa uli? I think yung normal attack? Pareho lang normal attack to eh. Ito yung race na pang farm talaga eh. So electrifying effect becomes stronger and lasts longer. Energy control, the effect sustain damage increase. Super jump now deals damage. What? May bawas na kayo talon, sabi ko na eh. And no longer requires instinct to be enabled. So pwede na pala tayo tumalon-talon nang hindi na kailangan na observation haki. Pero yoko niyan, gusto ko tong aftershock. Electrifying effects become stronger. Tignan ka natin. Yahoo! Boy, 5 gears unlocked. Let's go! So, unlimited trials na rin ako kaya makakatulong na ako. Awakening! Ano nangyari sa atin? Hindi ko pa alam. Malalaman natin pagka nag-normal attack na ako. Wow! Wow! Ang daming kuryente! Parang wala masyadong pinagbago ha. Yung kuryente lang talaga eh. Pero ito siguro, pag tinamaan ka na naka-observation na haki ka, tanggal agad, tanggal sagad. Eh, halos same lang din. Subukan natin tanggalin yung observation ng kalaban. Game, tignan natin kung matatanggal agad yung observation haki ni Tony Shin. One attack. Halos same na din sa arena. Mas bumilis nga lang ng onde. Or halos same lang din. Pero angas ha. Basta ma-hit mo lang ng isang beses yung kalaban mo, tanggal agad yung observation niya. Pinig ang pinakamagandang fruit para dito, Leopard. Kasi Leopard taga-Kalkal eh. Eto Leopard Plus Kalkal. Hindi ko lang matamahan yun lang. Ay nakador. Ayun, tinamaan o tinamaan. Tanggal ops dyan. Tanggal ops dyan. Wow! What is that? Next! Ito naman! Ito naman! Basta matamaan ka ng skill, tanggal ops eh. Ayan, wala na ops yan! Huli ka! Ay, ba't nga pala? Pwede mag-skill, nakalimutan ko na. Hindi, kahit dalawa-dalawa pa kayo. What is this? Nakalimutan ko na yung skill. Wow! Sabi ko na eh! Leopard is the best! Ay! Nagpalit din! Ayun, palulurin ako nito! Woohoo! Ito naman, ito naman! Wala ka na! Wala ka ng ops, buddy! Ayun o! Wala kang tatakbuhan! Ang daya nito, sabi ko na eh! I knew it! Oh, patay! Isda ka pala! Isda ka pala! Malapit na bang fully awake yung isda na yan, ha? What? Game! Si Biro sama naman labanan natin! Spam lang! Spam lang ng spam! Oh, kalahati na, boy! Wala masasaktan ka ba din kahit sinasaktan mo ko? Patay! GG! Daya! Sobrang solid itong cyborg race pagka nakalapit ka talaga sa kalaban. Ay, hindi nga eh. Kahit maiskilan mo lang, matatamaan pa rin siya ng anti-observation. So, yun mga gamers, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo yung video na to, mag-subscribe na kayo. See you again in my next video. Have a nice day, everyone. Thank you and goodbye. See ya.